Hi mga ka-agri, welcome back again sa ating channel na Agriculture. So yun po, bago po ang lahat, nice ko muna kayong batiin na sa mapagpalang araw sa ating lahat. Kamusta po kayo? Kamusta po tayo? I hope po na okay po tayong lahat. So yun, tara samahan niyo po akong muli sa ating pagtambay dito sa ating channel na Agriculture. So yun, it's nice to be back po. So napakatagal bago po ako bumalik. Yeah po, so busy lang po talaga sa trabaho po, no? Tsaka medyo dinamdam ko yung nangyari last time nung last vlog natin. Yun. Joke lang po. So yun, yun, babawi tayo ngayon sa video natin. So matagal-tagal din ako hindi nakapag-vlog, kaya bawi po tayo. So yun po, hindi na po ako magpapatumpik-tumpik pa. Ang discussion po natin ngayon ay nangitlog ulit ang aking crayfish. Yan. So yun, I'm very excited to share yung sa title pa lang, no. Na-excite na ako ulit i-share sa inyo yung mga nangyari. So yun. Pero bago ang lahat, sige, magbabasa muna tayo ng mga comments po ng ating mga ka-agris po. So yun. Para sa mga nakiramay sa akin nung nakaraan, talaga naman na very supportive, no, nagbibigay ng mga palaisipan kung bakit kinain yung itlog ng crayfish. So yun, malaking tulong po, no, yung mga ganung bagay, no, kasi at least kahit papaano po na nakikita natin na yun nga, may mga references din tayo doon, natin binabase kung ano yung mga pwedeng gawin based doon sa mga na-experience natin sa ating mga alagang crayfish po, no. So yun. Sige. Papakita ko po yung first comment po. Sige, wait lang po. Ayan, i-show ko na po sa screen. So yun, ang buena mano natin ay si Oy Vlog. So 4 days ago nag-comment siya. Minsan kasi baka kinukulang sa pagkain, kaya pag nagutom eh kinakain nila itlog nila. So yun, maraming salamat po sa napakagandang comment, Oy Vlog, sir. So yun, malaking factor din po siguro mga ka-agrees. Tama naman po yung sinabi ni Sir Oy. Possible nga, no, na kapag hindi natin napapakain yung crayfish natin, pwedeng yung itlog nila, pwedeng kainin po nila, no. Pero that time, Siguro Sir Oy, parang may ano rin, eh, may sense din po, no, kasi yung that time hindi ko naman po masyadong pinapakain. Kumbaga sapat lang po yung pagpapakain ko nun sa aking crayfish. So marahil po isa rin po yun sa mga reasons po, no, kung bakit niya kinain yung itlog po, no. So maraming salamat po sa pag-comment, Sir Oy. Thank you po. Okay, next po tayo. Yun, ang sabi naman ni Jerry Revilla May. Sorry to hear that. Ang alam ko sa napapanood ko eh inaalis nila ang ina. So yun, maraming salamat din po Sir Jerry sa napakaganda pong comment at pag-share po, no. Maraming salamat sa pakikiramay. Ayan po. So yun, marami nga akong nakikita ang ganyan na lalo na sa Facebook pag sumali ka sa community ng mga crayfish. Mga ka-agrees, kung alam ko iba sa atin kasali na, so yun, nakikita ko nga minsan na dinedetouch nila yung itlog ng nung crayfish nila, no, doon sa ina. So yun, eh ang ano naman diyan, ang tingin ko naman diyan mga ka-agrees ay kung wala namang reason para i-detouch yung itlog, hayaan niya lang sigurong mapisa yung itlog dun sa nanay. Kasi pa rin siya, in a natural way pa rin po siya. So yun, makaka-agree. Pero kung let's say, yan, may mga nakikita ko sa Facebook na ang nangyari ay namatay yung crayfish na nanay, tapos yung itlog na kailangan i-separate. So ang tawag yata nila doon, ini-incubate nila. So yun. I think that's one of the reason kung bakit nila ano yun, dinedetouch doon sa magulang, no. So
Yun, maraming salamat po Sir Jerry sa comment po. Next po tayo. Yun, so sabi naman ni Genesis David, ayan, nabitin ata si Liza kaya kinain yung egg. Ayun, so kung matatandaan yung mga ka-agree, pinangalanan ko kasing James at Liza yung mga crayfish. Tapos, ayun. So, sabi pa niya, namiss si James kaya kinain egg para makabalik. Selos ata kay Nadine. So, ayun, ang sabi ko naman, masyado kasing pogi si James. Ayan, so kidding aside po, no, maraming salamat po sa pag-comment po. Ayan po, siguro isa sa mga natutunan ko lang dyan, unang-una, wag po tayong susuko, no. Kung nakaka-experience po tayo ng ganitong, sitwasyon po yung sa pangingitlog po ng crayfish na yung kinain po niya. Unang-una, huwag po tayo madidismaya kasi ano naman siya eh, mangingitlog pa naman po yan. So, hindi po natin alam kung kailan, pero sure ball, mangingitlog siya. So, yun, isa, unang-una, yung pagiging pasensyoso. Ayan. So, mahalaga yun sa atin. Huwag po natin aalisin yun. And, yun, ituloy lang natin kung ano yung nasimulan natin. Kasi ano naman yan, basta inaalagaan lang natin siya ng maayos. Meron at meron pa rin yan, magpo-produce at magpo-produce pa rin yan ng itlog po. No? So, ayun lang po. Hindi rin po talaga natin alam ang reason kung bakit. So, hindi naman po tayo yung parang ano po yung expertise about dun sa mga knowledge dan yung studies kung ano yung mga one of the reasons kung bakit siya kinakain talaga nung ina, no, yung itlog. So possible nga no, na baka nga akala nila pagkain lang yun since yung ano nila is carnivorous nga sila, pwedeng ganun yung reasons. Pero yun, ano lang, keep going lang po mga ka-agrees dun sa ating mga ano po, alaga po. No? So, ayan, kung makikita nyo naman po ngayon, nagtatry ako ngayon na magmate ulit. So, sinusubukan ko po silang magmate ulit. Ano siya eh, parang pang part 3 na natin to ng mating. Pero syempre, ang discussion natin is yung nangitlog ulit yung aking crayfish po. No? So, ayan. Tanungin din po natin ang ating mga expert po, naka-agrees po dyan. Please comment down below po. Ini-invite ko po kayo na mag-comment below para naman po ma-share po natin ang ating experience po sa ating mga ibang ka-agrees po na nagsisimula pa lang po na mag-aalaga po ng crayfish po. So yun, ano po ba yung insights nyo pagdating po sa mga ganitong sitwasyon po? Ano ba siya? Bakit po siya kaya kinain ng itlog po, no? Yun. Ay, kinain ng itlog. Bakit po kaya niya kinain yung itlog ng crayfish, no? So, yun. So, eto na nga mga ka-agree. I-share ko na sa inyo. Kanina kasi, nung nagpe-prepare ako na mag-vlog, hopeless na ako eh. Kala ko wala nang manging itlog kasi yung mga crayfish ko, last check ko is wala talagang signs na may mangingitlog. So, up to until now, nakita ko itong ano na to, itong crayfish na to. Ayan po, no? So, kung makikita nyo po, sobrang liit na to mga ka-grease. Ano lang to, 2 inches lang to mga ka-grease na crayfish. Konting sharing lang po about sa background nito mga ka-grease. Ito po yung last na nag-molt po sa kanila po, no? Kasi 4 po sila. So, ito yung pinaka-last. Kung titingnan nyo po mga ka-agrees, mukhang nakakaawa po yung itsura kasi ano po, ubos na po yung, ano, yung paa niya. Mukhang kinain niya pati yung paa niya eh. Siguro nung molting period niya, eh, wala siya siguro makuhaan ng pagkain. Kaya siguro tinira niya pati yung paa niya. So, pero
kung titignan niyo po, kung manonotice niyo po, no, nakabaluktot po yung kanyang ano po, katawan. So, sa ibang mga expert po, nalaman ko na kapag ganito ang itsura ng ano, ng crayfish po pala, yung parang may pinoprotektahan sila sa kanilang tiyan. So, kung makikita nyo po, naka-circular yung kanyang, ano, kanyang katawan, naka, naka-number 6 siya. So, yun. Kung kapag ganyan daw po ang itsura ng crayfish nyo po, ano po, malaki yung chances na yung pinoprotektahan niya sa kanyang katawan ay itlog po, mga ka-green. So, yun, kanina, chinek ko na po yan, mga ka-agree. Meron po siyang laman. So, nakakatuwa po, no, sa ganyang kaliit na crayfish po, mga ka-agree. 2 inches lang po ito, mga ka-agree. Tignan niyo po, nakakalungkot po yung itsura niya po, nakakaawa. Kasi putol yung sipit, wala nang halos paa. So, hindi ko rin po alam talaga yung reason nito. Pwede rin po kasi kinain ng mga kasama niyang crayfish yung mga paa niya. Ayan. So, sa side view po natin, tingnan po natin, mga ka-agree. Ayan. So, makikita po natin, balot na balot po yung ano po, yung kanyang katawan po, no. Ayaw niyang ibuka. So, yun kanina, ano, para hindi ko na siya hawakan habang binivideo ko. Kanina, chinek ko na siya. Medyo binuksan ko lang konti. Meron talaga, mga ka-agree. Meron talaga siyang laman. So, yung ganitong itsura po ng crayfish, yung alaga nyo po, pag nakita nyo na po siya nakaganyan, ano talaga, mataas talaga yung chance na may itlog na yung alaga nyo pong crayfish. So, mga ka-agree, ito po, i-share ko po sa inyo. Ayan na po yung itsura nyo po niya pag naka-side view po. Yan, kung makikita nyo, naka number 6 po siya. So, yun. Parang ano eh, para siyang may pinoprotektahan na ewan sa kanyang tiyan. Pag binaluktot nyo nga yan, mga ka-agree, yung as in, hahawakan nyo siya. Meron something sa kanyang tiyan na kulay puti na lumalabas. Di ko alam kung ano yun, itlog na ba yun. Dun ba nag-start na lumabas yung itlog sa kanyang tiyan. Ayan. So, another studies na naman po, mga ka-agree. Since nalaman ulit natin na isa sa aking mga crayfish ay ang itlog ulit, no. So, syempre, may natuto na tayo sa ating mga pagkakamali po. No? So, susubukan lang natin ulit na tignan po. Ipapakita ko po sa inyo kung ano naman picture niya kapag nakabaligtad po. Ayan. Ayun, kung makikita nyo, mga ka-agree, hindi ko alam kung isa yan sa mga dapat tinitignan, yung may kulay puti sa kanyang gitna na parang excess na laman. So yun, first time ko makakita ng ganyan po, mga ka-agree. Meron po siyang kulay puti sa kanyang gitna ng katawan po sa pagitan ng kanyang mga paa. Ayan. So grabe, oh. Grabe yung pagkakaano niya. Pagkakabalot niya dun sa mga eggs niya po. So, yun po, mga ka-grease. Tawag dito, hayaan nyo lang po, mga ka-grease, na nandun lang po yung itlog sa kanyang tiyan po, no? Kasi kapag ano naman, baka mamaya magkamali kayo, i-detouch nyo. Baka magkamali po kayo, masira lang po yung itlog po. So, pag mga ganyan po, hayaan nyo na lang po siya, lalo na kung nakikita nyo naman po na secured yung mga itlog sa kanyang tiyan. So, kasi last time, yung naunang nangitlog po is napaka-careless po niya. Kasi, ano eh, siguro kasi dahil first time mong itlog, bukang-buka eh, yung kanyang tiyan. Baka siguro, ano rin, kaya napagkamalan yung pagkain din yung kanyang itlog. So, nakikita nyo po, mga ka-agree. Ayan. Balot na balot po. Parang ano? Parang bato. Yung itsura. Nakabaluktot po eh. Ayaw niya ibuka. So, pag ganyan po, yung itsura ng crayfish niya po, ngayon pa lang sinasabi ko na congrats po. Ayan. So, yan. That's it for today. Salamat po sa
sa ating pagtambay po. Sinamahan niyo po ako muli sa ating diskusyonan po dito sa agriculture po. So yun, muli, iti-take advantage ko na po itong time na to para magpasalamat po sa ating lahat, sa mga ka-agris po na nagsishare po ng kanilang knowledge, insights, ano pa ba, yung mga natutunan nila, sinishare nila sa comments. Maraming salamat po sa inyo mga ka-agris po. And also, wini-welcome ko po yung mga bagong ka-agris po natin dyan na nag-subscribe sa ating channel na Agriculture. So, welcome po sa Agriculture po. So, maliit na community man, pero at least may natututunan po tayo. And I hope nakatulong po yung video na to. Kung gusto nyo pa po ng ganitong mga discussion po, please comment down below po. And let me know kung ano po yung mga gusto nyo pong ipadiscuss po sa akin, no? So, yun. And titignan po natin yan kung maaarok po ng ating kaisipan yung pag-i-study po about din sa mga request nyo po. So, yun. Pero open po ako. Please, request po kayo mga ka-agrees. Yun po. So, ayun. And update. 280 subscribers na po tayo sa ating communities, magmula sa ating mga OGs and new subscribers natin. So thank you 280 subscribers na po tayo sa ating community po. So yun, maraming salamat po, sobrang blessed po nito and nakakataba po ng puso kasi ayun po, sa maliit na discussion na appreciate nyo po yung ating video po, no? Ayan, sa mga nagtatanong naman kung ano po yung ginagamit kong camera po mga ka-agrees, typical lang po na ano po, na cellphone po na Android. Ayan. Kung gusto nyo naman po malaman kung ano po yung brand ng aking phone na ginagamit, Tecno Foba 2. Ayan, Tecno Foba 2. Ayan, kasi, natawag dito? Malakas kasi yung battery niya, mataas. Hindi siya madaling malobat. So, yun. 700 milliampere. Ayan. So, konting share lang po sa mga nagtatanong po sa atin dyan na ka-agrees po. Ayan. And also, maraming salamat din po sa mga ka-agrees natin dyan na nasa ibang bansa po, no, nanonood po. No. Hindi ko po alam kung nasan po kayo ngayon. Pero I hope po, no, na nakakatulong po ako sa inyo and nag-enjoy po kayo. Ayun po, maraming salamat po sa panonood po. I think that's it. See you again next time po mga ka-agrees. Ingat po tayo palagi and be a blessings to everyone. Yun. So yun, bye-bye po. God bless po mga ka-agrees. Ingat po kayong lahat. Bye-bye. See you again next time. Thank you.